Eileen Escarda. Hello, Eileen Escarda. Good evening. Hello, po. Hello. Yes. Hello, po, brother. Yes! Ah! Tungkol sa mga sanggol, tanong mo. Release na! Ano yan? Oh. Hello, po. Hello, oh. Ito yung ano ni Brother Barwi. Oo naman. Ito na muna na dito. Po, ito po ang mga sanggol na 2 years old and above. 2 years old pa baba. Ito po ba, pag halimbawa po namatay, eh, kasama po ba ang mga katawan nila papuntang langit? At ito po ba ay magiging anghel na agad? Tanong lang po. Two, wala sa topic. 2 years old pababa, pag namatay, kasama yung katawan papunta sa langit? Opo, at ito po ba ay magiging anghel agad? Kasi ito po yung laging gumugulo sa isip po eh. Okay, so bigay natin kay Brother Tata ang pagsagot. Brother Tata? Okay, maraming salamat. Kung 2 years below, kung mamatay, papunta ba yun sa langit at saka maging anghel? Anghel, di ba yun ang tanong brother dyan to? O pati yung katawan, brother, ha? Pati katawan. Pati katawan, kasama katawan. Yun pala ang tanong. So, kung mamatay and physical, hindi yun ang pati yung katawan dahil ang katawan ay nilibing eh, di ba? Kung wasay natin yung Tobias sa Latin Vulgate Bible, Tobias Cotortes, ang ating kaluluwa ay babalik sa Diyos at ang ating katawan ay ililibing. So, Ecclesiastes 12:7, ang ating kaluluwa, ating espiritu ay babalik sa Diyos, ngunit ang ating katawan ay babalik naman sa ano yung nakalimutan yung abo, brother Jando, abo pa rin. So, yun. Pero yung kaluluwa, depende ay kung nabinyagan ang bata, di ba? Nabinyagan ang naka-receive ng binyag. So, inosente pa siya. So, laging anghel siya. Pero yung walang binyag, yun ang katekisim natin, yung 1261. Ipaabayan na lang rin sa Diyos sa kaniyang walang humpay na kaawaan. So, yun, ang katawan, ilibing, ngunit ang kaluluwa lang ang pupunta sa langit. Babalik lang yun pag yung general judgment, yung final judgment. Bangon yun, yung mabasa natin sa Corinthians, 1 Corinthians chapter 15, 30-35 na babangon at magpalitan ng mga lama na o katawan na hindi na mauugnas. Yun lang ating sagot, Brother John. So, ang katawan ilibing, ang kaluluwa ay pupunta sa langit. Yun lang. Yun ang sagot, Ate Eileen. Okay na ba yun? Yes, Brother John Ray. Mateo 22:31. Okay, Mateo. Brother John Ray, kasali katawan, ha? Kasali katawan. Ay, hindi. Pinaliwanan naman ni Brutata na maiwan ang katawan dito. Okay. Langhi lang. Okay, Mateo 22:31. Okay, ganito ang sabi sa Mateo 22:31 ayon sa Biblia, ganito. Tungkol naman sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan ng sinabi sa inyo ng Diyos? Sabi niya, ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac. 30 de bro, sa 30. Ah, 30. Oh, sa 30. Sa muling pagkabuhay ng mga tao, hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Yan. Oh. Okay po. Okay na po ba yan? Okay po. Ito po, di ba po may mga sanggol po ay may mga kasalanang mana or iba po po yung kasalanan nila? Ito po ba yung diretso din sa langit? Yes. Diretso po. Okay po. Pag nabinyagan ng bata, sister. Opo. Pero meron,
nabinyagan yung bata. Meron po, di ba po, may mga abortion, may mga pinalaglag. Paano po yung may mga pinalaglag? Oh, sabi ng simbahan, ipasa Diyos na lang natin yun, ipanalangin natin. Ah, okay po. So, pero yung mga nabinyagan, sigurado yun, mga batang nabinyagan na namatay, sigurado yun. Pero pag hindi nabinyagan, ipasa Diyos na lang natin, kung ang Diyos na ang bahala mag-hukum nun. Okay po. Kasi sabi kasi ni God, kung ano po yun? Sa John 3:3 to 3:5, hindi makakapasok ang hindi mabinyagan. So, sabi ni San Pedro, hindi naman nagsisinungaling ang Panginoong Hesukristo. So hindi rin natin masasabi, pero ang simbahan, ang sabi ng simbahan, ipasa Diyos natin ang mga batang namatay na hindi nabinyagan. Okay pa. Okay, thank you.